our YouTube channel, Grace V. Otley. So, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong video na naman ngayon yung gagawin namin together with Mana Helgen and Mama Mern. So, for today's video, we're going to Barangay Asia Sitio Cabilan to conduct another interview. Samahan niyo po kami guys para tunghayan ng storya ng isa pa nating kababayan. So, let's go! Ngayon sa bahay ni Tatay Pedro Bahibag. So, Tay, pwede ka naman ma-interview, Tay? Pwede naman. Pila na edad ni Tatay? 75. So, sa edad na ni Tatay, ano yung mo ginakabisihan sa pang-adlaw-adlaw mo, Tay? Ano yung mga buhay na mo? Kuan lang. Panibit lang lukay. Panibit. Ikaw tayo gapanibit ka man lukay. Gatabang. Ako kuha dito. Lalong plabihan. Huluman dagat. Oo, ginahuluman nyo sa dagat ang lukay para mag-ano man tayo. Mabukhad. Mabukhad. Hindi man siya maano tayo. Mga dasig bala magabok. Ano na? Hindi man. Kaya ampay nila na sa manugbakal na kuhan sa nang nahumulan sa dagat. Pero tabang, hindi siya makal. Makal dunod. Okay. Amo na gali ang sikrito, Tay. Ihuluman mo sa ano. Ti, kung huluman mo sa ano, Tay, sa dagat, mga pila ba nakatuig antes na ano? Tatlo. Ti, kung arang hindi paghuluman niya? Dali lang, magabok. Ay, amo na gali. Hulog. Te, ang inyo gina idea tayo, ginahuluman nyo danay sa dagat antes nyo si Biton. Mabukhan man siya. Te, adlaw-adlaw, gikaya tayo gapang wa, ano, lukay. Din man ka gapang wa lukay tayo. Gapamulak lang kamo lukay tayo, or may kasaka. Lukot lang nga, kung may gibantayan ni Klubian ni Bujariti, ng oras ng magpuan ng may dagas si Kusun. May bayad na siya. 4 centavos. Tipo niya. Kada pak lang, 4 centavos? Dili, ang lubi. Bunga. Bunga. Ti, ang pak lang yatay inyo na. Oo, oh, muna ihatag namon pribilhiyo. Ti, sa pang adlaw-adlaw nyo tayo nga pangailangan, dira nyo managin nakuha sa pagpanibit sang lukay. Pangapi, diha naman na ginakuha. Utang. Utang, tapos pag makasibit, amo pagbayad. Sinibit, bayad. Mayo man tayo kay Adlo-Adlo, may ga, ano sa inyo sinibit? Oh, naman. Why ka mo yaga kadulaan, customer? Maano, palit may 5, 30, may 50. Pero wala lukay, malipad, may wala. Ay, may araman gali Adlo nga, hindi ka mukha, ano, kasibit. Na among pundo, ito nga among giatopan yung among kalanan. Di mahalin. Tip, sa sininga pandemic, Tatay, ano man imo mga na experience nga kabudlay?
kuan lang, pandemic na mo. Ang kagot man. Ayun. Hindi ta kapagusto no, gihon no. Magpundo lang kami, kuan. Malukay, pagkadagan, hula. Pagka nabukhan na, waon. Halin sa muna, tayo mo lang ginayain yung ubra, panibit lang. Huwag ka mo, iba sang hubin-hubin pakatay. Asa, nag-edad pa ko, 40, 45, panguma. Adul. Talamnan. Di, panguma. Ano inyo, ano inyo tanom? Ah, alang mga mais? Oo, mais, buna. Inyo ginayatay? Di, yes, milyariti na. Saok ba, saok. Tinaw ka lang. Tanong kami lubi, wala bakin. Ngaw? Lahatag ng premisiyo ang imo, produkto, mais, lahatag lang. Basta tanong ka lang lubi. Ah, matanong ka mo lubi, tapos kag magtanong ka mo mais, ang mais inyo na. Oh. Mura na. Lahatag na imo premisiyo. Subong, hindi na lang iya. Ano ka namin manalagi sa una? Sa una, iya. Di ba, sige ka lang tanong ino. Tiwai man sila kapangayo party sa mais? Wala, wala, wala. Ihatag ni mong produkto nga mais, ihatag lang ni mo, basta tanom ka lang lubi. Pag hindi ka magtanom lubi, wala po ka mais. So, partidahon po ng mais. Doon na lang yan. Doon pa nahon, gagawin pa Mga bata pa. Pero lola na. Na na, makilig. Yes, mga biliriti. Dagko na lang, lubi. Ay, pero lain lang gid sang una yatay, no? Kag subong, no? Subong daw ka, ano, kwarta na gid ang gadalagan. So, amo lang natay, salamat gid sa pag-share sang emo nga story. Damo gid kami may natun-an and God bless always that. Guys, yun yung story ni Tatay Pedro Bahibag. So, yung kinabibisihan ni Tatay sa pang-araw-araw ay yung paggawa ng sinibit. Ewan ko guys kung ano yung tawag dun sa Tagalog or English ba yun. Hindi ko alam. Basta yung tawag dito sa amin sinibit. Yung ginagawang ano ng atop. Ewan ko guys, hindi ako marunong mag-ano eh. Basta yun, sa araw-araw na ginagawa ni Tatay, ayun lang yung makakaya niya dahil nga sa edad na niyang yan. So, nakikita naman natin guys kung paano si Tatay lumaban at mamuhay sa pang-araw-araw niya na pamumuhay. Tsaka, doon lamang kinukuha nila ni Tatay at ng kanyang pamilya, doon lamang nila kinukuha yung every needs nila, yung doon nila kinukuha yung pambili ng ulam, bigas, gamot pa dyan, or yung kailangan natin sa bahay natin, doon lang nila kinukuha sa paggawa ng sinibit. So, hindi naman natin alam guys kung may customer, hindi naman sa araw-araw may customer, di ba? So, alam naman natin guys na kahit sa ganong paraan lamang ay naging matiwasay at naging okay lang yung pamumuhay ni Tatay. So, despite of the struggle and challenges na na-encounter ni Tatay, nakikita natin guys na patuloy pa rin siyang lumalaban kahit na anuman yung unos na ginagawa nila sa ilang sa pang-araw-araw nila. So, to all the supporters of Grace V Outly team, especially Team Chino, Team Pearl, Team Nagatip, Tito Rowie, at many more, miga-miga love shout out to all of you at maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta nyo sa channel na ito. So, I am Ria Del Carmen at your service. So, kung bago ka pala sa channel na ito, please do like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. So, see you for the next episode, guys. Bye-bye!